Balikan nga natin yung 5 years old, 4 years old. Anong naalala mo nung una kang nag-audition for commercials? Yes, ito boy. Ever since baby po talaga ako. Actually, nag-start po ako mag-commercials. Mga 2 years old po ako. And ever since po doon, super gusto ko po talaga maging artista. Like, nasa harap po ako ng mirror, kumakanta po ako sa harap ng mirror. Tapos kada tatanungin po ako, kunwari po nung 5th birthday ko, sabi po sa akin, anong gusto mong birthday gift sa'yo? Sabi ko po, gusto ko maging artista talaga. And the same year, nagkaroon po akong show na Todisliit. Wow! Say it and it happens. Apo. Ika nga nila. Maraming kasamang dasal. Habang pinag-uusapan natin ito, nais naming balikan ang ilan sa mga naging trabaho mo at pag-usapan natin ang mga kwento sa likod ng mga clips na ito. Narito po ang una, panuuri natin. Huwag ko mamang wala nang pag-asal. Huwag ko wala nang pag-asal. Ay! Ang kwento. Ang cute mo doon. Ayun nga po, ikukwento ko po sa iyo, Tito Boy, na kada may iyakan po akong scenes nung bata po ako, sa sobrang hikbi ko po, may one time nilalagyan na po nila ng subtitles. Ganun po siya kalala. Hindi ka na maintindihan dahil hikbi ka ng hikbi. Opo. Pero ano yun? Automatic pag pinaiyak ka, iyak? Opo. Hanggang ngayon po talaga, minsan po kunyari sa set po ngayon, may episode pong pinalabas recently. Kumakanta po kami ni Nanay Mina. Unplanned po yun, Tito Boy, na sa eksena hindi po kailangang umiyak. Pero naiyak po kaming dalawa habang kumakanta po. Ganun. Parang, di ko po alam, since baby po kasi talaga ako, siguro emotional po kasi ako. And, well, beneficial naman po siya pagdating sa work. Nagagamit po sa drama, lalo na, di ba? Dumating ka rin sa stage, Jillian, na 9 to 14, ika nga, yung awkward stage na yon. Pero nagkaroon ka pa ng pagkakataong makatrabaho ang idol mo, si Marian Rivera nga. Pero how were those years? Mahirap? Gaano ka saya? Ilarawan mo sa amin. Medyo naging mahirap po siya, Tito Boy, kasi nung bata po ka, diba, as in lagi pong busy, ganun, lagi pong may parang projects po na sobrang consistent yung ginagawa ko as bata. Tapos kasi po nung awkward stage, parang hindi ko po alam kung bata po ba ako or parang dalaga na po. Mm. Tapos, ayun, parang medyo naging mahirap po maghanap ng roles for me. Pero hindi naman po ako pinabayaan ng GMA. Every year po may show pa rin ako. So thankful naman po ako nang talaga. Mm. Okay. Pero napadalang din dahil ang hirap hanapan din ng role ang 11, 12, di ba? Ako po kasi kung ano lang po talagang dumarating po sa akin or binibigay po sa akin ng network or ni God, yun tinatanggap ko lang po talaga and binibigay ko lang po yung best ko parate. Pero kasi na mama po kasi lagi po nila akong ina-encourage talaga. Since bata po, kunyari yung awkward stage ko na parang okay lang yan, parang kailangan mo pa mag-develop. Parang ito yung time para mas galingan mo pa, mas matuto ka pa kasi parang darating yung time na magiging mas busy po ako, mas may mga projects na malalalim. At dumating nga. At dumating nga po.